Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, kapistahan po ngayon ang pagdalaw ng ating mahal na inang Birheng Maria kay Santa Isabel o Elizabeth. Tayo po ay nais din laging dalawin ni Maria at maging bahagi siya ng ating buhay. Atin siyang tanggapin sa ating mga puso at kasama niya ngayon ialay natin ang banal na misang ito at magsisi tayo upang lubos tayo makasama kay Maria at kay Jesus. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako ng kasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, ang kahit na asan, at sa lupa'y kapayapaan, na
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw nagbunsod upang dumalo kay Elizabeth, ang mahal na Birheng Maria na nagtataglay sa iyong anak sa kanyang sinapupunan. Sa pagbubunsod ng iyong Espiritu, kami naway makaisa ng Manal na Birheng Maria. Sa pag-awit lagi ng buong pusong pagpupuri sa iyo, sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sofonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoon na iyong Diyos, parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapiling nyo ang butihing poong banal ng Israel. Kapiling nyo ang butihing poong banal ng Israel. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang tiwala ako at wala muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Kapiling nyo ang butihing poong banal ng Israel. Magpasalamat kayo sa poon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Kapiling nyo ang butihing poong banal ng Israel. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig, mga anak ng Sion. Umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Kapiling nyo ang butihing poong banal ng Israel. Magsitayo po ang lahat. Amen.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawi ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abangalipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan." Hinahabagan niya mga takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya mga hari mula sa kanilang trono at itinaas sa mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ang mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Dinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna anda. Maupo po ako sa homily para magtipid ng kaunting lakas. Alam po ninyo, itong ating ebanghelyo na kababasa ko sa inyo ngayon, napakayaman sa mga lesyon na maituturo sa atin. Pero ngayon pong umaga, isang bagay lamang ang gusto kong bigyan ng diin. Ano po yun? Alam nyo, kahapon sa ebanghelyo, sabi ng ating Panginoon sa ebanghelyo ayon kay San Marcos na binasa kahapon sa misa, na ang tunay na dakila ay ang naglilingkod sa kapwa. Yan ang tunay na dakila. Hindi yung nakapag-uutos, hindi yung mataas ang posisyon, kundi yung naglilingkod ng buong puso. Ngayon si Maria, isipin ninyo, katatapos sabihin sa kanya ng anghel, magiging ina siya ng ating Panginoong tagapagligtas. Sumagot naman si Maria at sumang-ayon. At sabi natin, ang verbo ay nagkatawang tao, namahay na sa kanyang sinapupunan. Naandun na, inanas siya ng Panginoon. Ngunit alam po ninyo,
itong ina ng Panginoon na ito, Reina, dapat kong tawagin. Ano po ang unang ginawa? Nagmamadali dalawin si Elizabeth na nalaman yung pinsan niya, na nalaman niyang 6 na buwan ng buntis sa kanyang katandaan, pinagpala ng Panginoon. Pinuntahan niya upang paglingkuran, upang tulungan sa pag-igib, sa paglalaba, sa mga gawain sa bahay, sapagkat nag-iisa, nagtago nga si Elizabeth. Ngayon, dinalaw ni Maria, ina ng Diyos, at kinilala naman ni Elizabeth, ano't dinalaw ako ng ina ng aking Panginoon? Siya. Anong kanyang ginawa? Ba't nagmamadali? Para maglingkod kay Elizabeth. At nanatili doon, naglilingkod. 3 buwan. Hindi isang araw. Hindi isang linggo. 3 buwan. Nagpakita siya ng tunay na kadakilaan ng isang tao. At paglilingkod niya, dala ang kanyang anak. Tayo mga minamahal kong deboto ni Jesus Nazareno, nais nating maging dakila, nais nating maging mataas sa mata ng Diyos. Sikapin nating maglingkod sa kapwa. Dala-dala si Jesus sa ating mga puso. Matutulad tayo kay Maria na pinuri ng husto ni Elizabeth at naging tagapagdala naman ng biyaya. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, pinararangalan si Elizabeth ng pagdalaw ng ina ng kanyang Panginoon. Subalit, ninais lamang ni Maria na ibahagi ang kanyang kagalakan. Sa ating pagdiriwang ng kapistahan ito, ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama na nagtatangi sa mga babaeng ito. Sabihin natin, punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang simbahan naway lubos na buksan ang kanyang puso sa salita ng Diyos at ipahayag ito ng may kagalakan sa lahat ng tao at kultura. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga namumuno sa mga bansa naway makagawa ng mga programa sa pagtatatag ng isang higit na maayos na mundo ayon sa diwa ng mapagkumbabang paglilingkod ni Maria, manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Tayo naway pasiglahin ng mahal na Birhing Maria upang madagdagan natin ang ating mga pagsisikap sa pagtataguyod ng isang higit na maayos na lipunan, manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Sa mga may sakit, naway ipakita natin ang ating malasakit sa pamamagitan ng ating pagdalaw sa kanila at pagpapalakas
ng kanilang loob, manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga namayapa, naway makatagpo kay Maria ng isang tunay na kanlungan. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Panginoong Diyos, ibinababa mo ang mga makapangyarihan at itinatasang Aba sa tulong ng mga panalangin ng Mahal na Birheng Maria. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga pag-asa sa pamagitan ni Jesucristo namin, Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo itong aming pagdulog sa iyo upang ipagdiwang ang paghahain ng sarili ni Jesucristo. Kasiyan mo nawa kami sa aming pagganap nitong pagdiriwang katulad ng iyong paglingap sa kinalugdan mong pag-ibig ng isang nagsilang sa iyong nagkatawang taong anak. Sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay tagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ng Hesukristo, ang Mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa amin sa lahat kailanman. Nilingap mo ang Mahal na Birheng bilang iyong abangalipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong mananubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Santo, 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 Dominus, ng mga upo, na pupunong lamit ang lupa, ng kaluluwa.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago tulang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Bakit ba bang sinasamo namin na kami makikinabang sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na po ang pinalaala sa amin sa misang ito. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng dibdib, kaysa ng mga apostol at na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Bilang magkakapatid, dasalin natin ang panalangin tinuro sa atin ni Jesus. Oh,
namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang pagbabalik ni Jesucristo ng aming tagapagligtas. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakalob ko sa inyo ng aking kapayapaan. Huwag mong tungayan ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong simbahan. At pagkaloban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, nabubuhay ka at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo lahat. At sumaiyo rin. Ipon niyo ang kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapaalalahanan ang mga bumili ng Nazareno medalyon na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmalang puso namin nagpupuri sapagkat dakila ang iyong ginawa para kami makatanggap ng iyong galak. Sa iyong anak na nooy masayang nadamang kaharap ni San Juan bagamat lingid sa pangmalas. At dito na mayaming nakatagpo sa banal na pagdiriwang pakikinabang sa pamagitan niya na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na birhen ay nagatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglay nawa kayo sa malasakit ng mahal na birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal ng mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa tayo sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanang ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo. Tapos na ang ating misa. Maglingkod sa kapwa-tao. Salamat sa Diyos.